Good morning, guys. So, dito kami ulit sa bahay. Dito kami natulog. Magdala kami mga bagong doorknob. Pero, naiwan ko yung pait ko eh. Swerte na lang kasi sinuwerte. Dahil yung isang doorknob namin hindi na kailangan ano ba tawag? Hindi na kailangan ng pait. Wala na kami kailangan i-chisel. So nakabit ko siya. Pero hindi ko na napakita gawa ng gabing-gabi kung paano ko siya inabit. Pero papakita ko sa inyo kung ano yung lock na nilagay namin. So, ito yung dala namin na isa, pero hindi namin ito makabit eh. Wala, dadala na lang ako ng pait next time. Dalawa yan. Ito. Saka ito. Pero, ang nakabit namin ay ito, malaki. Basta. Ay, init. Ay. Ito. Oh, yan. Ito. So, ito ay electronic lock. Ayan, may password siya. At saka may card. So, pakita natin. Hi, meow. So, ito yung Yale na automatic na lock. Ayan, so kung makikita nyo. Ayan. So, pagbubuksan mo siya, pwede siyang card or pwede siyang password. Pero yung password hindi ko papakita. Wait lang. Doon. Alright. So yun nga. Kung makikita ninyo, binili namin siya. Ang presyo niya ay 8,910. Nag-check kami kasi plano pa namin bumili ng mga dalawa pa. Pero ngayon ang mahal na eh. 12 na. So, lagay nyo nga sa comment kung saan kayo makakabili ng kasing ng presyo nito. Kasi, maganda siya. So, ito yung card niya. May apat kayo na ganito. Ay, nalaglag. May apat kayo na ganito. So, bukod sa password, gagamitin nyo, pwede nyo gamitin yung card. Gumagana siya. Pakita ko sa inyo kung paano mag-register kapag meron na kayong card. So, pinaka-importante yung dapat makuha dito ay yung user guide. So, sa user guide, pupunta kayo sa mga bang page siya. So, sa page number 6, nakalagay dyan, 2.2, changing code, master user or user code. So, lahat ng lock na to, kapag natanggap nyo ng bago, tas nakabit nyo, ang default password niya ay 111111. Tapos, yung master code na yon, yun yung ipang-re-reset natin. So, paano pa siya gagawin kapag mag-re-reset ka ng password? Pipindutin nyo siya. Pag umilaw siya, pipindutin nyo muna ay 0. Tapos, star sign. Tapos, ilalagay nyo yung old code, which is 111111. Pagkatapos nun, ilalagay nyo yung bagong code. Kunwari, 222222. Tapos, ulitin nyo ulit, 222222. So, dalawang beses nyo siya gagawin. Tapos, pipindutin nyo yung pound sign after. Tapos nun, iilaw to ng matagal. Pag umilaw siya ng matagal, magkakabip siya sa dulo, ibig sabihin, okay na. So, yung lumang or yung default password na 111111, mapapalitan na siya nung bago yung password. Nung ginawa ko siya, nagkamali ako kasi isang beses ko lang in-enter yung bagong password. So, reminder lang, dalawang beses niyo siya pipindutin bago nyo pindutin yung bago nyo pipindutin tong pound sign.
Tapos, tetestingin nyo na. So, tatry ko. Yun. Okay na siya. So, yun yung pinaka first step na kailangan nyo na gawin. Pag napalitan nyo na yung master code, i-register nyo naman yung card. So, sa card, pupunta tayo sa page. Page 7 sa 2.6. Ito yun. Page 7, 2.6. So, yung una kasi, dito, ang ipipress mo, 0. Para ma-change mo yung user code. Dito naman, ang pipindutin mo, 5. Yun, wait lang, kukunin ko yung card para may sample tayo. So, apat yung card. So, apat na beses ko siyang gagawin. Op, bawal ka dyan. Bawal ka lumabas. So, ngayon, ang gagawin nyo na dito. Yan, pag-usan nyo yan. Hawak nyo na yung card. Yung isang card muna. Ipindutin nyo ay 5 tapos 5 tapos star sign. Ay, wait na. Nakalimutan ko yung ano. Wala natin yung papel. Oh. Ito medyo nakakalito to kasi hindi to nakalagay sa papel na may kailangan ka pang gawin after. So, ulit. So, sabi, 5 pound sign, tapos lalagay mo yung master code. Yan. Tapos ilalagay mo yung 3-digit user ID. Ang ibig sabihin lang nun, kung pang ilang card lang yung gamit mo. So, apat siya. So, suggest ko is 100, 200, 300, 400. O kaya 001, 002, 003, 004. Yan. So, kung ito yung pinakauna nyo na card, gagawin nyo itong yung number 1 card. O, ilalagay nyo yung 3-digit user ID na yun. Pipindutin nyo yung star. Tapos, iilaw to ulit ng matagal. Habang umiilaw to ng matagal, itatapat nyo yung card ng ganyan. Tapos, antayin nyo lang mag-beep ulit, tapos okay na siya. Kasi gagana na siya. Ngayon, tetestingin mo na lang. Yun. Okay, to. So, sa mga nagtatanong, wala kasi siya, hindi siya nakalagay dito. Kita mo, pag nakalagay dito, so, na-enter mo na yung 3-digit user ID, tapos press pound, hindi nakalagay na kailangan mong itapat yung card dun sa sensor. So yun yung step na kailangan yung tandaan. So pagkapalit nyo ng, pagkalagay nyo ng 3-digit user ID, nag-press pound, make sure na nakatapat yung card ninyo. At apat na beses nyo siyang gagawin sa bawat card. So ako, ang marerecommend ako, yung number 1 card, ibigay nyo dun sa mahilig mamalengke or yung labas ng labas. Kasi kapag marami silang dala, medyo hassle pa pumindot ng password eh, diba? So, sa kanila yung swipe. Tapos, yung tatlo, kayo nang bahala kung ano yung trip ninyo. Standard yan. So, kung meron na kayong existing na doorknob, tapos gusto nyong palitan, wala na kayong lalagariin, wala na kayong sisirain. Kasi pag sinaksak nyo na to, eksakto siya. Pag isinaksak nyo to, eksakto siya. Paano kapag nawala ko yung card o kaya nakalimutan yung password? Hindi ko na ipapakita sa inyo, pero dun sa kahon, kasama ng mga susi, meron yung magnet key. Itatapat nyo yun dito. Tapos matatanggal yon, matatanggal to. At kapag natanggal to, makikita nyo dito merong susian. Ay, pakita ko na nga. Kasi andito na si ano, ipapakita na ni Mrs. Yan. So yun yung safety feature niya. Kung sakaling mang-ulyanin kayo at nakalimutan nyo yung password. Ito, ito siya. So, ito yung importanteng part pagka nakalimutan nyo yung password kasi didikit yan dito. So, special magnet siya.
para matanggal mo to at lalabas na yung susi. Tapos, pwede mo na gamitin yung susi. Yun. Nice. Ay, lumabas yung susi. So, ayun. Kung bagong, ano pa, doorknob, may problema kasi siya. So, kakaiba kasi yung system niya. Kung makikita niyo to, ito, medyo makapal to kumpara dito sa bilog. So, yung butas, eksakto lang dito. Pero dito, hindi siya papasok. So, kailangan siyang mapalit. Kaya hindi ko siya mapalit. At sa mga nagtatanong, ba't ako nagpapalit ng doorknob? Sira na ba yung doorknob ko? Hindi. Pero, parte kasi siya, kapag may bago kang bahay, tapos kakasimula pa lang ng construction, kakatapos lang ng construction, para lang karagdagang safety, kailangan mo siyang palitan. So, ang marirecommend ko dito sa Valley Pio, yung main door, palitan mo siya. Tapos, yun dito, yung door sa balcony. Dito. Yan, ito. Ito, mapalit-palitan mo siya ng bago. At hindi na yung masyadong high-end kung wala namang budget, wala namang problema. At saka, dito sa taas, eto. Eto nga, bagong-bago pa ito eh. Bagong-bagong kumerelock ko, pero papalitan namin siya. Ayan. Tapos kayo, umbenta nyo na lang. O kaya, tabi nyo lang. Baka kailanganin. Pamigay nyo na lang sa mga kapitbahay na pag may nangangailangan. So, yun lang. Pinakita ko lang yung bagong gawa. Medyo masaya ako kasi ako nakapagpalit dun sa baba. Akala ko kasi talaga nun may mga special tools pa. Pero ginamit ko lang dun, screwdriver lang. At saka pansundot. So yan, salamat pala sa panonood. At tingnan natin kung ano ulit yung magagawa natin next week. Plano ko sana isilikon yung bubong eh, kaso maulan. Nagdala na ako ng hagdan. Pero wala nang oras eh. Medyo napagod kami kahapon kakagala. So maraming salamat ulit at kita tayo sa susunod na video.